Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. 0%? Hindi match si Zoe at saka si Hanalyn? Yes, Doc. May specimen from Zoe's mother. Gulanta nga itong si Dr. Tanyag nang makita ang resulta sa pinapagawa nga ni Zoe. Dahil nakiusap nga itong si Dr. Tanyag na siya muna ang makakaalam sa resulta bago nga itong si Zoe. Kaya gulat nga ito na hindi magka-match itong si Zoe at Annalyn Santos. At dito naman na sinabi ng doktor na kumuha nga sa sample ng DNA dito kay Zoe at Annalyn na talagang hindi nga magkakatugma ang mga ito. Kaya nagdududa na nga itong si Dr. Tanyag na isa sa kanila ay hindi niya tunay na anak. At dito naman na kinumpronta agad ni Dr. Tanyag itong ang si Moira kung talaga bang anak niya itong si Zoe. At wala na nga rin magawa itong si Moira kundi aminin na nga dito sa kanyang asawa na si Robert ang katotohanan. Samantala, kasunod dito ay dito naman ipinagtapat din ni Dr. Tanyag sa kanyang ama na si Mang Joselito. At nagulat din ito kagaya dito ni Dr. Tanyag na hindi nila akalain na niloko pala sila dito ni Moira. Pinaniwala ito na ito ngang si Zoe ay anak ni Dr. Tanyag at apo ni Mang Joselito. Kaya dito na nga na sinabi ni Mang Joselito na nararapat lamang daw na pagbayarin itong si Moira sa lahat ng kanyang panluloko. At isa lamang ang pwedeng gawin dito ni Dr. Tanyag, ang sabihin din dito kay Zoe ang katotohanan na hindi sila magkapatid talaga dito ni Annalyn upang matigil na rin ang pang-aapi dito ni Zoe kay Annalyn at lalong-lalo na ito namang si Moira. Subalit nakiusap naman itong si Moira dito kay Dr. Tanyag na huwag daw muna sabihin at ipaalam dito kay Zoe dahil baka raw hindi kayanin at may pinagdadaanan pa nga itong depression. Dahil hindi nga ininom ang gamot na ibinigay noon dati ni Dr. Enrique sa kanya upang makarecover nga dito sa trauma. Kaya naman, pinag-iisipan na mabuti ni Dr. Tanyag kung ipagtatapat ba niya dito kay Zoe ang katotohanan na hindi siya ang tunay na ama nito. At dahil dito, nakapagdesisyon na rin itong ama ni Dr. Tanyag na huwag nang ituloy ibigay ang mana na para sana dito kay Zoe. Bagkos, ay ibibigay na lamang lahat-lahat dito nga kay Annalyn Santos dahil itong si Annalyn ang nag-iisang tagapagmana talaga at tunay nga na Tanyag. At kabaliktaran nga dito kay Zoe dahil ngayon ay magkaalaman na nga at marami pang baho na pwedeng ilalabas dito nga sa pagkatao ni Moira. Kaya yan ang ating pakaabangan at pakatutukan mga idol kung talaga bang itong si Moira may matinding sikreto nga ba na tinatago at ang kanyang amiga lang ang makapagsabi kung talagang itong si Zoe ay anak o ampon. Kaya yan lang po aking karagdagang latest update at marami pong salamat ulit sa inyong panonood.